ang panganganak po, hindi niyo alam kung anong oras darating. May madaling araw, may kumakain kayo, tatawagan kayo. Kahit po galing ako sa duty, wala akong tulog na magdamag. Gigising po ako niyan. Sa kulang pong ito na 84 years old na po ako, nakahanda pa rin po akong sakluluhan ng mga nangangailangan ng tulong ko, panggagamot sa kanila. Pumasok po ako sa MCU. Doon po ako nagtapos ng medicine. Natapos po ako 1968. Nag-resident po ako sa Mary Childs General Hospital. Katapos po ako mag-residente doon, nagkaroon na ako ng kaunting experience sa hospital na yon, kaya kinuha na po ako ng kaabilin. Manalo Makapugay. Asawa po niya ay doktor din, si Dr. Makapugay. Si Kaabilina po ang nangangasiwa ng FY Manalo Puericulture Center ng panahong yun. 1982, nagsimula po akong manungkulang bilang isang manggagamot sa FY Manalo Puericulture Center. Ito po ang Felix Y. Manalo Puericulture Center and Maternity. Ito po ay tinatag ng pamamahala noong pang 1965. Hello. Good morning. Good morning. Ito po ang consultation area namin. Ito pong F. Manalo. Isa pong puericulture center with lying in. Ibig po sabihin, nagpapaanak po dito. Mahusay pong mga nagtatrabaho dito. Hindi po sa pagmamalaki. Tsaka napakalinis po ng center na ito. Sa awa po at tulong ng Panginoon Diyos, wala pong mortality ng mga ina na namamatay. Okay. Po ka, Mrs. Pangalan mo na? Sa center po, marami pong uri ng pasyenteng na-encounter kami doon. Marami rin pong dumarating ng pasyente na manganganak. Walang-wala po talagang maibayad. Kaya pinababayaan na po namin dahil emergency po yun. Baka kung saan po manganak yun, eh lalo pong delikado. Kaya lahat po tinatanggap namin dito. Meron pong ganun talaga, kahit sa pera wala po. Kasi ni pambili ng kanilang pagkain, wala po sila. Bata or ano, sa loob ng tiyan. Naging bihasa na rin noon si Dr. Montemayor sa pagbalansay ng kanyang aktibidad bilang isang ilaw ng tahanan at isang manggagamot. Kailangan din po naman kasing intindihin ninyo yung anak ninyo. Lalo na yung mga anak ko. Bagay mababait po yung mga anak ko. Hindi po intindihin at walang naging salbahe sa mga anak ko. Buhat po sa bata, naging mang-aawit na po yan sa PNK. Nakay ko po lahat talaga sila sa paglilingkod sa Diyos. Kaya naman po naging mabuting mga anak ang aking mga anak. Nagdidilig po ako, nilalagyan ko po ng mga fertilizer. Pampabuklaklak, pampabunga ng mga ano. Ganyan po yung ginagawa ko sa umaga at sa hapon. Papakain ng aso. Naalagaan ko po, nililigo ako po yan every other day para lagi po mabango dahil nakatabi po yan sa akin. Bilang isang manggagamot, naranasan ni Dr. Montemayor ang iba't ibang sitwasyon na kung minsan ay nagbibigay ng saya sa kanyang damdamin, ngunit may pagkakataon din na nagdudulot ng lumbay sa kanyang puso. Kapag po kami nagkakaroon ng pasyente na kadalasan po anak ang nagiging dahilan po ng mga mortality namin, hindi po nakakalabas ng buhay, kadalasan po darating doon, patay na rin po yun. Sa loob ng tiyan pa lang, patay na.
masakit po sa aming kalooban. Halos isang buwan halos kami hindi makakain pagka kami nagkakaroon ng ganong pasyente. Sa awa po ng Diyos, wala pa pong namamatay na magulang doon. Kasi po, pag nagkaroon po kami ng mga problemang talagang ano, dinadala po agad namin sa ospital para makasurvive sila. Pag may dumadating pong pasyente, pag minsan po, nasa labas pa lang po, mga anak na. Kaya dinadiretso na po doon kami sa DR. Pero kung meron pong pagkakataon, nananalangin po kami ng pasyente kung sila po ay kapatid sa iglesia. Pero kung hindi po, ako na lang po nananalangin. At habang sila'y nagle-labor, nananalangin pa rin po ako. Ang lamang po ng aking panalangin, makaraos na mapayapa ang kanilang panganganak upang lalong mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos dahil po sa ang center na ito ay nasa pangalan ng sugo ng Diyos na si kapatid na Felix Y. Manalo. Ngunit bilang isang tao ay nakasagupa rin ng mga kalungkutan at mga pagsubok sa buhay. Ang tatay ko po ang unang nagkasakit sa amin. Matanda na po kasing tatay ko. Ay nagtitraining po ako sa Tondo General. Doon ko na po dinala ang tatay ko at doon na rin po siya binawian ng buhay. Hanggang sa nanay ko na lang po natitira, tinira ko na lang po siya sa akin. At napagtatagumpayan ko naman po lahat ng problema sa awa ng Diyos. Napakabait po ng Diyos sa akin. Talaga po, walang ibang tutulong po sa akin kundi ang Panginoon Diyos. 24 na taon na mayapa ang aking asawa. Ang cabin po, dating high blood. Ngayon po, nandun po siya sa Manila Hotel. May mga kasama siya doon. Doon po siya inabutan ng sama ng pakiramdam. Nagpabili po siya ng gamot. Hindi pa po dumadating yung bumili ng gamot. Nawala na siya ng malay. Naoperahan po siya sa ulo dahil siya, yun nga po, na-stroke. Pero hindi rin po nakasurvive. Tinaguyod ko na lang po yung mga anak ko dahil nag-aaral pa po doon yung aking mga anak sa kanilang pag-aaral at sa pagtupad ko po ng aking tungkulin na lang po naging buhay ko nung 40 taon halos. Kung bakit matatag at buo ang loob ni Dr. Montemayor sa mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay ay dahil sa mga tungkuling kanyang kinamulatan. Ang nanay ko po ang unang nag-iglesia sa amin. Mga bata pa po kami. High school pa lang po ako, kalihim na po ako ng aming lokal. Ang lokal po namin, sa bahay po, nagdaraos ng pagsamba. Ang lokal ng Makalelon, Quezon. Doon po nakatira ang mga ministro, na mga ngasiwa. Lahat ng tungkulin, halos na sa amin. Pakasaya din po, masaya po. Kaya lahat halos po ng tungkulin, nagampanan ko nung ako'y bata. Ang matagal ko pong tungkulin ay mang-aawit. Habang umaawit po kami, naging grupo po kami ng pagsamba ng kabataan. Tatlo po kami magkakapatid na babae. Lagi po kami magkasama. Si Kaben Santiago po ang nangangasiwa ng aming pulong o pag-aaral ng leksyon. Lagi po akong kasama ng mga ministro na kadistino sa amin dahil naging pangulo po ako ng KMP. Dati po KMP pa yun. Kapisanang Maligayang Pagtatagumpay. Naging pangulo po ako, no? Kaya lagi ako kasama. Pero sa kabila po ng lahat, nakatapos din naman po ako ng pag-aaral, nakapasa po ako sa awa ng Diyos. Ako po yung ikinasal noong 1971 po, December. Kami po ay parehong mang-aawit na taga San Nicolas. Ang asawa ko po, si kapatid na Benjamin Montemayor, isa pong pangulong mang-aawit ng lokal po ng Quiapo. Bukod sa mga tungkuling taglay, ay nagamit din ni kapatid na Teresa ang kanyang pagiging manggagamot para makatulong sa mga proyektong itinatag ng pamamahala sa iglesia. 1982 po, umunta po ako ng FY Manalo Pure Culture Center hanggang sa kasalukuyan po, nandun po ako. Sa 4 taon ko pong pagsiservice sa FY Manalo Pure Culture Center,
Naging masaya po ako dahil nakagagawa po ako ng mabuti, hindi lamang sa mga kapatid. At marami po kami nagiging akay doon. Mga pasyente pong hindi iglesia, naakay po namin, binibigyan po namin ng pasugo at inaakay namin sa mga pamamahayag. Tanong po, napakasaya po maglingkod sa iglesia. Ito po ang aking clinic sa Perpetual Socor Hospital. Nagsimula po ako dito, 1973. Kinilala ng mga nangangasiwa sa paggamutan at ng mga pasyenteng kanyang inalagaan ang kanyang dedikasyon, husay at katapatan sa kanyang profesyon. Masayang-masayo po pagka bumabalik sa akin ng mga pasyente ko kahit ilang taon na. Kilala mo pa ako? Upo po naman doktora, sabi niya din sa akin. Masaya po ako. Ay, hanggang sa mga anak ko. Meron nga po taga-Pasay pa. Sabi ko, ba't ka na pupunta pa dito? Layo-layo nitang Perpetual. Ay, sa iyo gumagaling anak ko. Kaya po, masayang-masaya naman po ako pagka ganang mga pasyente ninyo. Hello po, doktora. Salamat po sa tulong at malasakit po ninyo sa akin. Kahit anong oras at tawagan po kayo, ay lagi po kayong handang tulong. Sa awa at tulong po ng Panginoong Diyos, ang tatlo po naming anak na lalaki ay mga ministro na po ngayon at ang bunso po ay asawa po ng ministro. Maraming salamat po dahil kinasangkapan ng Diyos si doktora na ligtas ko pong naipanganak ang aking dalawang anak maging ang aking apo. Buntis po ako sa pangsampu kong anak. Ano, tinulungan po ako ni Doktora Teresa Montemayor. Sa kanya po ako nagpa-check up lately lang po. Tapos po, tinulungan niya po ako nung nanganak po ako. Sinundo niya po ako dito. Tapos pinaanak po ako dun sa FY Manalo po. Libre lang po niya akong pinaanak. Mabait po talaga si Doktora Teresa Montemayor. Nung kasagsagan po ng COVID, so natatakot din ako magpa-check up. Takot din ako, hindi ko alam kung saan ako mga anak. Salamat na lang talaga ako. Nandito si Nanay Doktora Teresa. Nung pauwi po kami, natin din po na kami sa bahay. Siya rin nag-ano sa akin, nagbibigay ng gamot sa akin. Libre lang, check up, libre pati yung mga anak ko pag nagkakasakit. Ang laking tulong niya talaga sa akin. Pinasasalamatan ko sila kasi hindi nila ako tinuring na iba. Masalamat po ako sa inyo na buhay pa po kayo, na katulong po kayo sa katulad. Mahirap. To Doctora Teresa Perez, thank you. We are grateful for your constant support. It's a blessing to have you by our side. From Perpetual Socor Hospital and Maternity Incorporated, Wellness Organizing Committee, Occupational Health Safety Service. Hello, sis baby Jaja. I gave birth at PPSHM. My OB was Dr. Teresa Peren Montemayor. Magaling siya, and as much as possible, di siya nagsi-CS. Mas prefer niya normal at malambing pa siya. Habang idinaragdag ng Diyos kay Doktora Montemayor ang mga biyaya, namamalagi siya sa simulaing ang bawat ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos ay ginagamit niya sa paglilingkod sa Panginoon at sa kapwa. Hindi niya ipinagkait ang kanyang propesyon sa isa pang proyekto na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo, ang lingap sa mamamayan. Noong panahon namin, may mga lingap-lingap po yan. Lagi po may mga lingap. Lagi po ako sumasama kasi nasisihan po ako pag naglilingkod po ako sa iglesia. Hanggang ngayon po, patuloy pa rin po yung mga lingap sa mamamayan. Hindi po nawawala yan sa pagtulong po sa mga nangangailangan. Yan po ang ginagawa namin sa medical mission. Lalo na po sa panahon ng kalamidad, kahit po baka, aahin po namin yan, lulusungin po namin yan, makarating na kami sa dako ng medical mission. Masaya-masaya nga po ako, lalo na po kung kasama ko yung anak ko sa lingap, si Doc Enrico. Masinop na binabalanse ni kapatid na Teresa ang bawat oras upang magampanan ang lahat ng kanyang pananagutan. Ngunit pangunahin sa mga ito
ay paglalaan niya ng panahon para sa pagtupad ng tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nababalansi ko naman po sa awa ng Diyos, pati pong pagtupad ko ng aking tungkulin. Opo, awa ng Ama, binibigyan ako ng pagkakataon, patupad ko lahat ng aking sagutin bilang isang ina, isang may tungkulin at isang manggagabot. Pagkalinggo po, may mga pulong, dalo po ako, pulong ng buklod. Pagka po naman araw ng mga Lunes, Martes, Merkules, yung mga doktrina po, di inaasikaso ko po dito. Tsaka yung pag tinawag po ako sa ospital, tatakbo din po ako. Yung pag oras ng pagtupad, tutupad po ako. Maaga pa, nandun ako kasi ayoko nung ako'y nalilate. Ayoko nung ako'y nagmamadali. Gusto ko nakakapagpapahinga ako, nakakapanalangin bago ako matumupad. Ayun po ang aking mga araw-araw laging ginagawa. Bilang isang Jacolonesa, nagdadalaw pa rin po ako kahit na po gabing-gabi na. Nagpapasama po ako sa aking apo. Apo, samahan mo ako. Puntahan natin yung kapatid, yung sako kung hindi ano. Samahan naman po ako. Naglalakad pa po ako sa kapilya, papuntang kapilya. Po, hinay-hinay lang po lakad dahil pag mabilis punta ang lakad ko, madali ako mapagod. Nag-o-overpass po ako niyan. Opo, doon pa po ako. Kasi hindi pwede pong makarating ng kapilya nang hindi mo overpass. Wala po namang masakyang tricycle dahil hindi po pwedeng makatawid ang tricycle sa EDSA. Marso 2020, unang naramdaman ang paglaganap ng pandemyang COVID-19 sa ating bansa. Magkasamang takot at pangamba ang dulot nito sa mga mamamayan. Subalit para kay Doktora Montemayor ay tuloy ang kampani niya bilang manggagamot at bilang pangulo ng kanyang sambahayan. Ay buhat po ng pandemic, yung talaga pong hindi nakakalabas, hindi po ako nakapag-clinic talaga po. Pero pag may mga anak, tinatawag po ako ng F. Manalo Center. Kahit na po kami anuhin ng mga pulis, ubat kayo lumalabas. Nakikita ko lang po na doktor ako at pinababayaan na po kami umalis. Dahil wala po magpapaanak sa F. Manalo, lalo na po ko yung unang anak, hindi po pwede silang magpaanak ng unang anak. At saka yung mga limang anak na napataas. Nung po panahon ng COVID, nagkaroon din po kami sa sambahayang ito, kami lahat ng mga may edad na. Pero sa awa po ng Diyos, tatlong araw lang po kami may sakit. Ang anak ko lang po si Rico ang na-confine sa hospital dahil sa COVID. Kasi po talagang may sakit ng aking anak na yun, kaya siguro po talagang medyo grabe ang kanyang pagka-COVID. Patuloy po kami nakasasamba sa Panginoon Diyos kahit panahon ng COVID. Dumating muli ang isa pang pagsubok sa buhay ni kapatid na Teresa nang ang kanyang panganay na anak ay magkasakit at papagpahingahin ng Diyos. Nangyari pa ito sa panahon ng pandemya. Ang aking anak ay si Dr. Enrico Montemayor. Mapalad po ako dahil nagkaroon ako ng isang anak na manggagamot din. Pagkatapos po ng graduation niya, kaagad siyang kinuha ng iglesia, maging doktor sa lokal ng Tagumpay. 8 taon po siya nagservido sa iglesia. Masaya-saya po ako. Tapos kinuha po siya ng kapatid niya na nasa New Zealand. Pero doon po nagkasakit po siya. Hanggang doon po siya naoperahan ng bypass. Hanggang sa ibinalik siya dito ng New Zealand kahit ayaw po nila ng may sakit na taga-ibang bansa, binabalik nila sa bansang pinanggalingan. Dito po hanggang 3 taon lang siya at sa lokal po ng Cebu habang siya po may medical mission, doon po siya binawian ng buhay. Pakabait po ng anak ko, ngayon po wala na siya. Kahit po kami manggagamot, wala po sa amin ang buhay ng tao. Inuha rin po siya ng Diyos. Hanggang ngayon, pag naalala ko siya, naiiyak na lang ako. Hanggang ngayon po, hindi, ang hirap po pala pagka anak niyo nawala.
Masakit po sa akin ang nawalan na ako ng asawa, nawalan pa ako ng anak. Pero dahil po sa pananampalataya ko, kinaya ko lahat po yun, kahit masakit po sa loob ko, dahil yun ang kalooban ng Ama. Ang gawaing pagpapanaganap ng mga salita ng Diyos sa kanyang kadalamhatian, sa pagpanaw ng kanyang minamahal na anak, ang mga salita ng Diyos ang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan at inspirasyon. Sa mga pamamahayag, dito po namamahayag ang purok. Dito po sinasagawa sa aming tahanan. Maging ang mga pagdodoktrina, gabi-gabi po yun. At saka mga pulong po ng mga purok. Purok 8 po at 9, dito rin po sa bahay namin. Kaya masaya po aming aking tahanan kahit mag-isa lang po ako sa bahay namin. Mula pa sa kanyang kabataan, ay aktibo si Dr. Montemayor sa pagtulong sa gawaing pagpapalaganap ng pananampalataya. Sa kasalukuyan, tatlo sa mga naanyayahan niya sa mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos ang malapit ng mabautismuhan o maging kanap na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Para sa isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang mga salita ng Diyos ang lagi niyang binubulay. Ito ang mga salitang pinagkukunan niya ng lakas kapag nalulungkot at nanghihina, kapag may kahirapan at mga bagabag. Pagka ako'y nalulungkot, nananalangin na lang po ako, lalo na pag naalala ko yung aking anak. Wala po akong pinagdalagakan ng aking pag-asa kundi sa Panginoon Diyos. Wala pong iba. At higit sa lahat sa paglilingkod, gusto ko po maglingkod lang ako sa Panginoon Diyos. At yun po mga kuko sa Ama, maglilingkod ako hanggang ako'y may buhay at lakas. Tulungan lang ako ng Ama. Hindi nawawaglit sa puso at isip ni kapatid na Teresa ang malaking tulong na nagawa ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, upang palakasin at patatagin ang bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat po ako ng napakarami sa kapatid na Eduardo Manalo. Napakabait po ng kapatid na Eduardo Manalo. At sa tuwing mangasiwa po siya, hindi po ako maring hindi iiyak. Dahil naalala ko po yung kabaitan ng kay Eduardo sa amin. Napakabait po nila. Lahat po binibigay ng kay Eduardo ang pangangailangan ng Iglesia. Maging nga po yung mga hindi nating kapatid sa Iglesia, binibigyan niya ng pangangailangan, lalo na po yung nangangailangan sa ibang mga bansa. Para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang katiwasayan at kaganapan ng buhay ay hindi humahangga sa pagtatamo ng mga material na bagay, sapagkat para sa kanila, ang pangunahin at pinakamahalaga ay ang kanilang pananampalataya, paninindigan at pag-asa sa banal na magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Napagtatagumpayan ko naman po lahat ng problema sa awa ng Diyos. Napakabait po ng Diyos sa akin. Talaga po. Walang ibang tutulong po sa akin kundi ang Panginoon Diyos. Sa paghanap buhay ko, sa pagtubad ko ng aking profesyon, at higit sa lahat sa pagtubad ko ng aking tungkulin sa Diyos. Awa po ng Diyos. Wala pong imposible sa Diyos kapag Diyos ang katulong ninyo. Totoo po yun. Lahat ng hilingin ko, bakit po binibigay ng Ama? Kaya tuwa po ako. Yeah, hanggang ngayon, pangako ko po, yeah, hanggang buhay, maglilingkod po ako sa Kanya. Ako po. Dahil matanda na ako, bigyan pa ako ng lakas, ng buhay, upang maipaglingkod ko pa po sa Kanya. Dahil yung pong aking layunin lang, paglimamatay ako na Iglesia ni Cristo masigla na tumutupad ng aking tungkulin. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, hanggat ako'y nakakalakad, paglilingkod po ako sa Ama. Yun pong paninindigan ko.